Magandang araw po sa inyo lahat. Narito naman po ang inyong lingkod, ang Physical Reflexology with Preserval Medico ng MASA. Katulad ng pangako ko nung kamakalawa na sasagutin ko yung problema ng ating pasyente na nagtatanong o gusto magpa-konsulta, no? Ngayon ko sasagutin, no? Ang problema niya, yung kanyang mister ay nabaksakan ng anak niya at natuhuran yung isang log, no? O yung bayag ng kanyang mister, no? Ito ay pinatingnan sa doktor at meron daw gamot na binigay. Ito ay pinilibre lang, ano? At pagkainom daw, saglit na ay bumabalik na, no? At sumasakit nga raw. Okay, ang maipapayo ko sa iyo, ang gagawin mo naman sa, ang matuturo ko sa iyo ay mag hot water therapy tayo, ano? Ang gagawin natin yung kung saan sa nabaksakan yung singit niya, no? Kumuha tayo ng towel, no? Mainit po yung ating gagamitin, no? Hindi maligam-gam, no? Yung kaya mong pigain yung kamay mo at kaya mong idaw-dudo sa tubig na mainit na meron asin, no? Gagawin niyo po yan, mas maganda kung uras na siya ay matutulog, no? O kung ikaw ay matutulog na, ano? Mainit at tubig, ano mo yung tawel doon na makapal at pipigyan mo at kung saan yung nabaksakan o masakit, no? Idampi mo yung tawel doon, no? Huwag mo ibabad, baka may malaplos ka naman o masong balat mo. Idampi-dampi mo sa ganyan, no? Pagka alam mo, kaya mo, no? Ayan, ibabad mo yung tawel. Ito ay gagawin mo lamang, magbibila ka ng 1 to 10 lang, no? Hindi 10 minutes, kundi 10 seconds lang, tanggal. Tapos pahinga, balik mo ulit, no? Ganun gagawin mo, pati yung pantog, no? Ganun gagawin mo. At doon sa, kung yan ina sa kaliwa, isama mo na yung may kalang singit mo. Kung yan ina sa kanan, isama mo yung sa kaliwang singit mo, no? Ganun gagawin mo, sasama mo yung pantog mo, no? Bakit? Yan sumasakit. Dahil yan po ay na bugbog, ano? Kailangan natin matanggal yung buo o yung bugbog na namuo dyan. Dahil nga na turan siya ng anak mo, kaya nagkaroon siya ng bugbog, no? Kaya sumasakit siya. Tama naman ang ginawa ng doktor na bigyan ka ng pantanggal sa sakit, no? O sa kirot, no? Subalit yan, sandali lang ka magbabalik. Yan po ay matindi ang pagkabugbog niya, no? Tubig na mainit po, no? Na may alam niyo yung tawet, doon niyo po ang gagawin niyo, idadampi niyo po roon. Habang hindi po siya nawawala, gabi-gabi nyo pong gagawin yan, no? Ngayon, pagising sa umaga o sa hapon, ay gawin nyo na rin po yan. Yan po gagawin natin ng 2 or 3 times a day, no? Ang pinakamalaga po, yung oras ng pagtulog, no? Pwede natin gawin din sa tangali, sa hapon, no? Para mas mapadali, gawin mo ng 3 times a day, no? Tapos, ang may papayo ko sa'yo, mayroon naman tayong mga generic na butika. Bilan mo po siya ng mepinamic acid 500 milligrams, no? Inuman nyo po siya niyan ng 2 times a day. Sa umaga, pagkatapos almusal, at pagkatapos ng hapunan. Tandaan nyo po, yung pong ating capsule na may mepinamic acid 500, no? Siguraduhin nyo po, busog po kayo, no? Huwag na huwag po kayo iinom ng antibiotic o sa mga bata, yung bang ano ba yun? Ay malapot, no? Nalimuto ko tawag niyo, ano? Antibiotic, no? Sisirain po niya ng inyong bituka at ang inyong atay, no? Kaya siguraduhin niyo po na kayo po busog kung iinom po kayo ng mepinamic acid. Huwag niyo po babaguhin yung aking binigay na gamot kasi ang iba baka may bumili ng sumapin o ano ba yun? Amoxicillin, no? Huwag po. Mepinamic acid po ang pinapayo ko po sa iyo para makatulong po siya na mapadali yung matanggal yung kirot at kung yan ay namamagama, no? Matanggal siya. Kaya ulitin ko po, tubig na mainit ang gagawin natin sa hot water therapy natin na may towel po. Yung hot water natin, lalagyan natin sa ng rock salt, ano? Bago natin idampi. Kung saan yung may sakit, pati po sa may bandang pantog, kasama na po yung ating puwitan, ano? Okay, gagawin nyo po yan, no? Tatlong set din pala, pagkatapos mo nung unang set na mainit na tawel, no? Maligam-gam na siya o malamig na,
ibaba eh daw mo sa tubig na mainit na may na at pipigyan mo at idadampi mo ulit doon, no? Padampi-dampi lang, pagka alam mo yung init, ilagay mo na po siya, steady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanggal, pahinga ng konti, idikit mo uli, no? Count ka uli ng 1 to 10, no? Tatlong set siya, kung maaari. Tapos, idaudaw mo ulit sa tubig na mainit at ganun uli ang gagawin mo katulad ng nauna mong ginawa, no? Tandaan mo po, kung masakit siya, mas gawin mo, mas mapadali ay 3 times a day. Ang pinakamintit kong gilin, bago ka po matulog, ay mas maganda kung gawin niyo po yan, no? At pahinga muna tayo, no? Alam niyo nang ibig ko sabihin, no? Pahinga para hindi po tayo mapwersa o mabinat, ano? Okay? Sana nakapagbigay ako sa iyo ng tamang kasagutan sa iyong katanungan, no? Nalimutan ko yung pangalan kasi naging busy ako kahapon, ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon, no? Sana maunawaan mo ko at nakapagbigay ako sa iyo ng payo para sa iyong sululanin, no? Muli, magandang salamat, ay magandang araw sa iyo at maraming salamat sa iyong tiwala at magandang hapon po.